Hi everyone! Good afternoon! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Reaction natin dito sa naganap na Miss Universe 2023. Ano bang reaction ko dyan? Yan ang tatalakayin ko ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre usapang Miss Universe tayo ngayon. Oh my God, naloka ako. Yan ang reaction ko. Naloka ako sa bawat pangyayari. Ewan ko, biglang bumagsak yung energy ko ng ganon. Sa simula pala ng competition, medyo naloka ako kasi parang yung ambilis ng facing ng ano ng pageant, parang naghanap ako kasi ng opening show. Hindi katulad nung nakaraang taon, di ba, may mga kumakanta-kanta pa sa intablado. Ngayon parang wala, introduction lang talaga ng mga girls. Di wala nga silang opening number eh. Mas maganda sana kung meron yun opening. Pero syempre maganda naman yung presentation nila this year. Kung ikukumpara ko last year, mas gusto ko yung ngayon. Klaro kasi yung bawat detalye. Tapos sa host naman, in fairness, alive na alive yung tatlong host sa stage. And then, of course, si Catriona Gray. Ang galing ni Catriona kung paano mag-host. Sana sa isang taon kunin uli sila ng Miss Universe. In fairness, di ba? And then, doon pa lang sa opening ng mga candidates, talagang naloloka na ako kasi sobrang andami na parang lumutang yung ganda. At talaga namang masasabi ko, wow! Grabe. So, ramdam ko kagad yung intense ng competition. Sobrang daming taong nanood dito sa Miss Universe 2023. Plus, nandoon talaga na sabi ko nga, etong Miss Universe na to, nakakaloka. Diba? So, syempre, pagdating dito sa pagtawag nila ng top 20, 7, 7, and 6 ang pagtawag nila ng top 20, medyo kabado ako. As in, talagang grabe. Kasi sa first cut pa lang ng competition, tinawag na yung mga ilang strongest. Tapos, pangalawa, wala pa rin doon si Philippines. Tinawag si Philippines sa pangatlong batch. Yung alam mo yun, yung tipong parang, ano na lang, konti na lang yung tatawagin, saka lang siya tinawag. Yung parang pang-apat nyata dun sa anim o pangatlo dun sa anim. Kaya sabi ko, ano ba? Nakakaloka. Ayoko ng ganun feeling. But in fairness naman, yung pumasok si Philippines, syempre yung reaction ko talaga, nagtatalon ako sa tuwa. Sobrang ang happy ko kasi, syempre, na-break ni Michelle D yung nangyari nung nakaraang taon na hindi tayo pumasok sa semifinals. Kasi di ba si Celeste, kasi di ba medyo nabigo tayo. But this time, ayun, natuwa naman ako kasi naitawid naman natin tong semifinals ng Miss Universe. So doon pa lang sa top 20, talagang napatalon na ako sa tuwa kasi nga, alam mo yon, ang gusto ko lang naman ay maibalik ni Michelle T ang ranking natin dito sa semifinals. Kumbaga, maibalik tayo ni Michelle D sa semifinals at hindi naman tayo binigo ni Michelle D doon. So, doon palang panalo na. And then, ang mga pumasok sa semifinals, syempre si Philippines, Puerto Rico, South Africa, Nicaragua, Thailand, India, Colombia, Venezuela, Chile, Australia, and then nandyan din si Nepal, si Spain, si Namibia, Jamaica, Cameroon, Portugal, at El Salvador. So, dito sa top 50, sa top 20 nila, 13 ang nakuha ko. 7 naman yung hindi pumasok sa akin sa top 20. Pero okay lang yun. 13 over 7. So, panalo na yun, di ba? By the way, sobrang ano, naloka lang ako kasi syempre, from the beginning pa lang, sinasabi na natin na may El Tocuyo talaga dito si Dominican Republic. At na El Tocuyo nga si Dominican Republic. Dahil siguro, sabi ko nga, hindi talaga siya nag-perform nung preliminary competition. And then si France, ayun din. So, wala din talaga sa listahan ng mga nakapasok dito sa top 20. And then, of course, ang isa sa mga tinitingnan ko dito at inaabangan ko, si Mexico. Si Mexico kasi, di ba, parang ang sinabi kasi ni, ano, na
ni Jimena Navarrete after niyo mag-post na wala doon si Philippines, so si Mexico yung wala. So dito, yung nakapasok ka lang sa top 20, medyo parang nasayahan na talaga ako. Kasi imaginein mo, parang sabihan niya si Philippines na hindi magandang represent this time. So, sorry na lang Mexico kasi nakalusot si Philippines, 'di ba? So, yon. So, nalungkot ako para kay Mexico. Actually, nilagay ko siya sa top 2 eh. Kasi bakit ko siya nilagay sa top 2 kung sakaling silang dalawa mag last 2 standing? Naniniwala kasi ako na ang matitira dito sa dalawang ano sa top 2 is Asia and Latina. So, talagang ayun talaga yung nararamdaman ko. Pero kasi ang nilagay ko sa akin, syempre, ay rooting for Philippines. Si Philippines yung ilalagay ko. Tapos nilagay ko si Mexico sa pang number 2 ko. Bakit? Kasi parang makita ni Jimena Navarrete na wala si na paano tatalunin ni Philippines itong si Mexico. Pero hindi nga sila nakarating doon sa dulo ng competition. Pero yung nakapasok na si Philippines sa top 20, parang na rin ako nanalo doon na look me, Jimena, tinan mo, nakapasok kami sa top 20 at wala si Mexico kahit maganda yung kandidata ninyo, 'di ba? So yun lang yon. But congratulations pa rin sa Mexico kasi syempre maganda naman talaga yung kandidata nila this year. And then of course, congratulations sa ating mga Pilipino kasi nailusot tayo ni Michelle Dido sa top 20. Ang hirap kaya, hindi nyo alam kung paano kayo yung kabayong takot, di ba? So yun, so doon pa lang, panalo na tayo. And then of course, pumasok sa semifinals ang isa sa mga transgender. Then pumasok din yung si Nepal, di ba? Na maganda din yung ipinakita niya dito. And then pumasok din si ano tawag dito? Si Colombia. Si Colombia na married woman. So yon. So sobrang nasayahan ako kasi sobrang maganda yung inoffer, balance yung pinasok ng Miss Universe sa top 20. At include nga tayo doon. Kasi syempre si Michelle D kasi talaga lumalaban talaga siya. So hanggat pumapasok siya sa semifinals, ibig sabihin may laban. So happy ako. Pagdating sa top 10, Diyos ko, talagang eto talaga. Syempre nag-swimsuit, di ba? Sa swimsuit, panalo talaga si Michelle D. Ang ganda ng performance ni Michelle D sa swimsuit round. Pumalo ng bonggang-bongga. Actually, kung ibibase ko yung pasarela ni Philippines at pasarela ni Thailand, mas bongga talaga si Philippines. Hindi talaga nagbago talaga yung trademark niya na, alam mo yon, kanto by kanto, punto by punto. So, yung kanyang eksena talaga masasabi ko, attitude, execution, talagang ibinigay yun ni Michelle din doon sa ano. So, si Antonia, natuwa naman ako din sa kanya kasi medyo nagkaroon siya ng energy na pagdating dito sa swimsuit. Aminin niyo sa swimsuit competition, medyo nakakatakot yung laban kasi talagang antindi, grabe. As in talagang, yung hininga mo ay, ano ba, gusto ko talagang, alam mo, pigilan kasi parang grabe, sobrang anlalakas talaga nung pumasok sa top 20, in fairness. As in talagang matirang matibay. Lalo na yung mga front runner, talagang nag-aaluan sila sa posisyon ng top 10 eh. Doon pa lang sa top 20, so ang hirap na para lumaban ka sa top 10. So totoo lang, makatungtong ng top 10 kasi sobrang neck to neck talaga yung labanan doon. Laglagan kung laglagan. Pero na-surprise ako kasi yung ibang kandidata talagang ano nangyari? Pero kung papansinin mo yung rampa ni ano, yung rampa ni Nicaragua, grabe. Ang bongga, ang linis. Talagang masasabi ko she's on the top dito sa top 20. Top talaga si Nicaragua. At walang duda. And then, pagdating sa top 10, namili sila ng top 10, syempre, nautsayahan ako kasi pumasok na, syempre, sa top 10 ay si Puerto Rico, na ina-expect naman natin, si Thailand, yes, si Peru, di ba? Si Colombia, Nicaragua, Philippines, Diyos ko, saya ko nung panapasok nila sa top 10 si Philippines, as in, nagtatalon ako kasi may chance siyang ipakita yung evening gown niya, di ba? And then, ayun nga sa El Salvador, Venezuela, Australia, Spain. Na-surprise ako kay Spain kasi parang feeling ko,
bakit mas marami pa naman sana na mas magaling katulad ni ano tawag dito ni India. Si India maganda din yung performance pero nalaglag na siya sa top 10. Tapos si South Africa maganda din, si USA ang ganda din ng performance pero hindi na nila pinalusot sa top 10. Alam mo sa totoo lang dito pa lang sa top 10 sobrang swerte na tayo kasi nakapasok tayo. Imagine mo South Africa, India, USA hanggang top 20 lang sila. Sa kabila ng performance level talaga sila ha. So nagulat ako doon. So sabi ko hala, nalaglag tong mga to. Tapos sa evening gown, oh my God. Actually, yung ibang evening gown, katulad nung kay Antonia, kay Australia, parang very common lang sila sa akin na parang lagi ko na lang nakikita. Pero hindi ko alam kung bakit nag-shine siya sa mga mata ng judges. Either si Colombia, yung evening gown niya, parang sobrang common na talaga. Pero, yung kay Michelle D, oh my God, naloka ako sa evening gown ni Michelle D. Sobrang masterpiece talaga. Sobrang masterpiece ang pagkakagawa. Actually, it's not about Michelle D. It's about the judges. Sa totoo lang, yung judges yung nakita kong ang bias talaga. Imaginin mo, ang ganda ng gown ni Michelle D. Sobrang sa lahat nyata doon, siya yung pinaka-unique yung gown. And then, talagang masasabi ko naman talaga yung execution niya, winner. So I don't understand bakit sa top 5 wala si Michelle D. Doon nalungkot talaga ako ng todo-todo as in para ako nagiba na talaga ba? Kasi hindi ko maintindihan eh. Colombia naka-enter pero si Michelle D hindi. Pero kung gaw ng pag-uusapan, ang bongga. So parang dito sabi ko wala, nagkaroon to ng dayaan. May pinoprotektahan silang makarating hanggang sa dulo ng competition. Napansin mo, dito pa lang sa top 10, pagpasok ng top 10, nilaglag na nila yung mga magagaling magsalita. Katulad ni South Africa, India at USA, hindi na nila pinapasok. Kasi alam nila, pag pinasok mo to sa top 10, baka mas umariba pa to. So, okay. So, yung napili nila ng top 10, wala namang problema kasi talagang neck to neck naman talaga yung labanan. Pero kung titingnan mo, lahat to mahina na sa communication skills. Ang malakas na lang dyan si Philippines. Sa totoo lang. Kaya lang, hindi na nila tinungtong sa top 5 si Philippines. Pinasok nila si Australia, si Nicaragua, si Thailand, si Puerto Rico, at saka si, ano ba, Colombia. Nagulat ako kay Colombia. Naka-enter pa talaga sa top 5. Kung base ay evening gown. So doon pa lang, syempre pinaburan na ng mga judges ang mga Latina. Dito pa lang, sabi ko nga si Thailand walang problema eh. Pero kasi si Australia, yung gown ni Australia over Philippines, parang mas bet ko pa rin yung gown ni ano. Tapos, Colombia, gown ni Colombia over Philippines, parang, eh si Nicaragua, maganda din naman talaga yung drama ng gown ni Nicaragua. Wala namang question. Pero si Colombia saka si Australia, parang nagulat lang ako. Siguro yung beauty, yes. Pero talaga si Colombia, pinaboran to ng mga Latinang judges na nakaupo dito. Kasi ang dami din naman Latino eh. So, wala tayong magagawa. Decision yun ng jurado. Pero dito pa lang, nagkaroon na ako na parang, ah, okay. So, wala eh. Hindi siya nakalusot doon sa mga judges kasi ayaw nila. Ayun lang yun. Pero kung titignan mo yung performance, titignan mo yung pinakita ni Michelle D, bongga. So nakita mo yung reaction ni Olivia Culpo at saka ni Catriona Gray, sobrang na-disappoint sila. So halata, kasi kahit si Catriona Gray, yung energy niya ang taas eh, tapos biglang pak lang pak din eh. Eh kasi nga nakakagulat, parang talaga ba? Kasi talaga sa top 5, imposible na wala si Michelle D doon. Nagulat talaga ako ng bonggang-bongga. But wala akong magagawa. So doon pa lang sabi ko, ay, may pinoprotektahan na itong mga to. Siguro they wanted to win Thailand. They wanted to win some Latinas, ganon. So wala tayong magagawa doon. Hawak ng decision yun ng judges. And then, pagdating sa top 3, nawalan na kasi ako medyo ng gana doon sa top 5 eh. Kasi parang imposible talaga eh. Pero sabi ko nga,
ang decision kasi nasa judges. So wala tayong magagawa kung ayun yung pinaboran ng judges. Kung ito yung gusto nila pumasok sa top 5 ngayong taon na to. Pero hindi ibig sabihin no, natalo tayo dahil sa hindi nag-perform si Michelle D. Natalo tayo dahil yung mga judges ay talaga namang meron silang pinapaboran dito. At kita naman natin yun. But it's okay guys. Kasi kung ikaw mismo sa sarili mo, alam mong lumaban si Michelle D, okay lang yun. Kahit si Michelle D, masasabi ko okay lang yun. Kasi naniwala naman ako na inilaban mo talaga. Doon pa lang sa ipinakita mong evening gown eh. Panalo ka na doon eh. So, wala tayong magagawa kasi it's about judges. Saka siguro, hindi na rin nila pinapasok sa top 5 kasi alam nila na lalamunin talaga itong mga, itong si Nicaragua. Pwedeng manalo pa dito si Philippines pag dinala pa nila ito sa top 5. Sa totoo lang, ayun yung nakikita ko. Kasi parang alam ko, kung quality ang pag-uusapan, mas quality. So, nag-base sila sa standard na beauty talaga. Yung alam mo yun, yung dating Miss Universe na puro beauty yung tinitignan. So, kung sino yung pasarela, magaling sa pasarela, kung sino yung sexy, at kung sino yung beauty. So, bumalik sila sa ganong format. So, sabi ko nga, ang top 20 pagpasok, ang pagpili ng top 20 is pabor yan para makapasok ang mga Latina. Pag ang ang pageant ay nasa Latin area, mahirap tayong manalo dyan. Kasi una, ayaw nila kay Philippines. Pangalawa, papaboran talaga nila dito puro Latinas. Walang mananalong Asia dyan. Gagawin lang nila yung runners-up. That is true. Kasi yung mga judges, kapag puro Latina, ganun talaga mangyayari. So, kahit sabihin mo pa may Pilipina judges dyan, pero kung ang mga, ano, ang mga Latinas, ang gusto nila ay manalo dito, ay kapwa nila Latina, wala tayong laban doon, di ba? So, yun. So, ang importante, lumaban si Michelle D at natawid niya yung laban at nakapasok tayo sa semifinals. Hindi man natin nakuha kung ano yung dapat para sa kanya. So, sabi ko nga, kung nakarating niya sa top 5, baka yan pa yung manalo dito sa competition. Pero, ganun eh. That is a game. So, dapat matuto tayong umaccept na this is a game. At wala tayong magagawa doon. But kung nanonood ka at nakita mo yung laro, kita mo naman talaga na okay. Saka siguro hindi na rin kasi relax si Michelle D. Nakita ko din yung facial expression niya. Nagkulang na rin siya sa smile. So, hindi na siya relax eh. Kasi nandoon siya sa moment na nilalaban niya masyado. Hindi niya na nai-enjoy yung entablado. Isa rin yung sa mga nakita kong dahilan kung bakit hindi na siya pumasok sa top 5. Kasi nandoon na siya na parang halos abot niya na yung tagumpay. Kasi sunod-sunod ba naman, ikaw ba naman i-announce na nanalo ka sa Voice for Change, number 1, Philippines. O, diba? Tapos nanalo ka doon sa, ano, binigyan ka pa ng special award, Philippines. So, yung pressured, hindi niya na makontrol. Kumbaga, parang nakalimutan niya na smile or enjoy. Pero total suma, performance, panalo, yung evening gown, cut ng evening gown, kung paano niya to in-execute doon sa entablado, winner naman talaga lahat. Kaya lang, may mga judges kasi na sila yung magdi-decision at wala tayong magagawa doon. So, pagdating sa top 5, so nalaglag na rin si Puerto Rico na baliwala na yung laban ni Puerto Rico na alam mo na isa siya sa mga strongest talaga eh. Pero nawala na din yung ano niya, yung kinang niya sa top 5 eh. And then, ang natira syempre sa Australia, ang tibay ha. Sa totoo lang, tibay ni Australia. Sa Australia, ang natira ay Australia, Thailand at Nicaragua. So silang tatlo, sabi ko na kumukhang si Thailand pa nyata mananalo dito. Kung si Thailand ang nanalo dito, una, mixed emotion ako eh. Parang masaya dahil Asia. Pero parang si Thailand kasi. So sinabi ko naman sa inyo na parang pinagpipilian niya sa Asia, si Philippines or Thailand. So si Thailand, so kasi si Thailand parang gusto nila makuha talaga yung corona na para sa Thailand. Kaya lang, yung game ni Thailand hindi umobra kay Nicaragua. Kasi kung ilalagay mo dyan si Philippines, mananalo si Philippines. At parang sunod-sunod na rin naman yung pagkakapanalo natin ng Miss Universe. So, mas kailangan tong ni Thailand yung game na to. Kaya, ilalaglang talaga nila si Philippines dyan. So, mas kailangan ni Thailand na makaabot sa dulo ng competition para yung chance niya manalo ay makuha niya yung corona. Diba?
Kaya lang kasi hindi siya umobra sa Q&A pagdating kay Nicaragua. And surprising naman si Nicaragua kasi gumamit niya siya ng interpreter. Mas madali maipapaliwanag yung sagot niya. Pero kung Inglesa lang yung pag-uusapan, mahihirapan dito si Nicaragua sa totoo lang. So, ito yung sinasabi ni ni Gloria Diaz na ang Miss Universe, you have luck talaga. Yung luck na meron ka kasi mag-a-align sa'yo lahat. Yung sasanayon sa'yo ang lahat. Kasi luck mo yun eh. So, bukod doon, talagang nakita naman natin si Nicaragua na sobrang relax niya hanggang doon sa dulo ng competition. Pero sabi ko nga, baka si Thailand ang manalo kasi mukhang para kay Thailand talaga ang laban na to. Pero nagulat ako kasi si Nicaragua, di ba? So, sabi ko na, magla last two standing, Asia and Latina. So, hindi talaga, silang dalawa talaga yung magla last two standing dyan. Mahirap mag last two standing, yung Latina to Latina. Mawawala yung excitement ng crowd eh. Napansin ninyo, medyo bumaba na yung energy ng crowd nung wala si Philippines sa top 5. So, Latina to Asia ang pagpipilian talaga dyan. So, ngayon, si Nicaragua yon at saka at ito si Thailand. Si Thailand nang hinayang lang ako kasi she's a supranational kasi nag first runner up siya at the end of the story parang bigo siya na makuha yung corona ng Miss Universe. At medyo mahirap to para sa Thailand kasi sino na yung ilalaban ninyo? So yes, nag first runner up si Antonia eh, si Antonia na nyata ang pinakamagaling na ano nila eh, bala nila eh, ano to eh, black belter nila to eh, dito sa competition na Miss Universe, wala, hindi nakuha. Pero ang isa din sa mga nakita ko dyan, hindi nila ibinigay kasi syempre nakita naman talaga nila yung performance talaga ni Nicaragua. At si Nicaragua talaga yung mag-top talaga kasi siya naman yung top sa lahat. From swimsuit, evening gown, performance, I think, ayun na yung pinagbasihan eh, on stage. So, talagang panalo talaga si Nicaragua. Wala rin akong masabi. So, sabi ko nga, standard of beauty talaga ang pinagpilian nila. At maganda si Nicaragua. Matangkad, maganda, sexy, magaling yung performance. So, overall, total package si Nicaragua. So, yan. Si Thailand kasi, parang hindi ganun ka-sexy. Yes, magaling sumagot, pero parang nag-hold back pa din siya eh. Hindi mo makita yung bubbly personality kay Thailand over Nicaragua. Kasi si Nicaragua kasi may pagka-bubbly yung personality. Not only a beautiful face, meron talaga siyang yung personality na tinatawag na magugustuhan ng lahat at bubbly. So nakita naman natin yung sa buong pageant, di ba? Bubbly yung personality ni Nicaragua. Kaya talagang kay Nicaragua magbibigay yung corona. So yun! So, ako, masasabi ko, this is a game, di ba? Game to eh. Game to na ganito talaga yung laro sa Miss Universe. You cannot predict kung sino yung talagang eksaktong mananalo dito. Kasi, game is game. So, it's a luck. Sabi nga ni Gloria Diaz, sino ba ang babaeng may luck? So, yun yung mananalo. So, totoo pala yun talaga. Kasi kahit ilaban mo yung sarili mo na about evening gown, about swimsuit, pero kasi kung wala ka talagang luck, hindi mo siya makukuha. So, yun ang nangyari kay Michelle D. Nagkulang siya sa luck. So, wala tayong magagawa. Anyway, the bottom line is, Michelle D, she's a fighter, strong contender, at nakita natin kung paano niya inalaban ang ating bansa sa entablado ng Miss Universe. Be proud to her. Magpasalamat tayo kay Michelle D kasi talagang hindi niya tayo ibinigo sa expectation natin sa kanya. Actually, yung expectation natin, inover pa niya. Kaya lang kasi, ayun nga. Ayun yung sinasabi niya. Matalo man siya sa competition na to, magiging proud pa rin sa kanya ang Filipino people. Dahil ginawa naman niya ang lahat ng kanyang makakaya. So, yon. Kay Thailand naman, nakakapanghinayang kasi parang nandun ka na eh. Hindi mo pa nasungkit. So, it's not for you. It's not your time. So, maybe some other people. At least tayo, nakita natin na lumaban tayo dahil malakas tayo. Hindi tayo lumaban dahil ginapang lang natin. So, yon. So, at least talagang lumaban tayo. At
hindi nila tayo pinapasok kasi alam nilang malakas si Philippines. So, yun yun. Anyway, the end of this story, it's about judges' decision. And ito yung napili nila, si Nicaragua. At nakita naman natin si Nicaragua, in fairness, nandoon pa rin, masasabi ko pa rin, ang Miss Universe ay alam nila kung ano yung gusto nila. It's a beauty contest pa rin at the end of the story. So, yan! Diba? So, yun, nakakaloka. Nakakaloka yung Miss Universe. Diyos ko, daming pawis na lumabas sa akin. By the way, so, ang galing ni Catriona Gray, ang galing ng mga host, ang galing ng mga kandidata. Grabe, neck to neck yung labanan. Sobrang saya lang. Pero alam nyo guys kung saan tayo panalo dito. Panalo tayo kasi alam kong lumaban ang Pilipinas. At naibalik ni Michelle D na yung ranking natin dito sa Miss Universe na alam mo yun, hindi tayo na El Tocuyo this year. So, thanks God, diba? At ang galing din ni Thailand, ha? Talagang bumalik din sila sa posisyon na dapat para sa kanila na makabalik sa semifinals. And then, ayun, nakakalungkot kay Indonesia, kay Vietnam, hindi sila nakalusot sa laban na to. By the way, the all contestants and the winners, talagang masasabi ko naman, iba pa rin talaga ang Miss Universe. Di ba? So, yun guys. Guys, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga usapan natin? Kayo ba? Nasupresa din kayo sa mga resulta ng laban na to? Nagulat din ba kayo na hindi nakatungtong si Michelle D sa top 5? Tingin ninyo, deserve niya nga ba talaga na makatungtong sa top 5? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So, yun guys. Guys, maraming salamat. Syempre, sa inyong lahat. Sa walang sawang suporta na ibinibigay ninyo dito sa channel ko at sa lahat naman ng sumubaybay guys. So maraming salamat sa inyo sa pagmamahal. So lahat naman tayo ay dapat pa rin magdiwang kasi at least di ba nakita natin kung paano nilaban ni Michelle D ang laban sa Miss Universe kahit hindi niya nakuha ang corona para sa ating bansa. So naniniwala tayo na ang ating pambato, she is a very strong candidate. So yon, mabuhay ka Michelle D at maraming salamat sa iyo. Hindi ako nagkamali na ikaw ang sinuportahan ko sa laban dito sa Miss Universe. At kahit hindi ako nanalo sa prediction ko na ikaw ang magiging title, panalo pa rin ako dahil alam ko ibinigay mo ang lahat ng iyong makakaya. At hindi mo naman pinahiya ang pang-aming bansa. Diba? So, yan. Sound ako, I am Pinoy. So, yan. So, maraming salamat. Hanggang sa muli natin chikahan. Guys, don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin yung notification bell para lagi tayong updated sa ating mga chika. And then, of course, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas. Manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.